Mahigpit na yakap at luha ang isinalubong kina B at Cindy ng kanilang mga anak. Ngayon lang kasi sila nakauwi muli sa Pilipinas. Pero imbis na sa bahay tumuloy, nag-self-quarantine sila. We have left the city, Wuhan. Sinubaybayan natin ang kwento nila mula sa adventurous na escape from Wuhan hanggang sa pagdating sa Pilipinas. Mula Wuhan, tumungo sila sa Hong Kong para doon mag-self-quarantine. 35.9. Nang makauwi, ipinagpatuloy nila ang self-quarantine dito sa atin. Happy birthday to you. Happy birthday. Dito na nga inabutan ng birthday si Cindy, malayo sa kanyang mga anak at pamilya. Sinubukan daw nilang maging busy habang nasa quarantine by doing online work, catching up with friends in China na apektado rin ng NCOV, at syempre, pagmomonitor sa kanilang kalusugan. Nag-ipon din daw sila ng mga alcohol, infrared thermal scanner, at mask na ipapadala sa China. Isang araw na lang! Tomorrow is the day! Sa ika-14th day nila sa quarantine, nakipagkita sa kanila si DOH Undersecretary Eric Domingo. Nagpapasalamat naman kami nag-self-quarantine kayo. Pero ang advice ni Eric Domingo sa kanila, magdagdag pa ng 4 na araw at simula ng bilang mula nang dumating sila sa Pilipinas at hindi sa Hong Kong. Matapos ang kanilang self-quarantine na umabot ng halos 3 linggo, finally, malaya na sila B at Cindy. At ngayon nga, ang kanilang final check-up dito sa Bureau of Quarantine. Muling tiningnan sina B at Cindy sa Bureau of Quarantine. The assessment showed no fever, no respiratory symptoms, no flu-like symptoms. So a certificate, a clearance will be given to them so they can go out to public places already. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng mag-asawa lalo't naramdaman daw nila na hindi sila welcome sa kanilang bansa. It's painful. Kasi I wasn't expecting na pamilya ko mismo yung gagawa nun. Okay lang sa akin yung pambabash ng mga tao. They judge us kasi galing kami ng Wuhan. They thought na infected kami. They thought na magdadala kami ng virus sa Pilipinas. But what matters sa akin kasi yung pamilya ko. Hindi lang naman daw sila ang nakakaranas ng ganoong klaseng pagtanggap kasi marami sa mga kababayan natin ang hindi natutuwa sa mga uuwi galing China. Kailangan natin magtulungan. Kahit sino pa yan, diba? Kahit anong lahi pa yan. This is not the right time talaga to judge. Ang mga anak ni Nabi at Cindy, masayang tapos na ang pagsubok sa kanilang magulang. Tagal na po kasi hindi nakita namin eh. Natakot ka ba sa virus? Hindi naman po masyado. Masaya po dahil natapos na po yung quarantine. Yung quarantine po. Sa lahat daw ng kanilang pinagdaanan, ang best lesson daw nilang natutunan ay kailangan mo maging matapang. Think positive all the time. You are free! Yay! Finally! Hindi naging madali ang pinagdaanan nila B at Cindy, pero ipinakita ng kanilang kwento na kahit banta pa man ang NCOV, kayang-kayang maiwasan yan basta hindi lang tayo magpapanik. I'm Anthony Esguera and I stand for truth.